Pag sinabing tauhid, yan yung katawagan o meaning o kasing kahulugan ng iman. Yan yung kasing kahulugan ng iman. Ano ang ating batayan o dalil diyan? Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nang siya ipinadala doon sa Yaman upang himukin, anyayahan yung mga taong mga Hudyot Kristiyano doon, dahil sila man yung mga tao doon dati, na falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Dapat ya Mu'adh na ang pinakauna na da'wa, paaniyaya, imbitasyon mo doon sa mga taga Yemen ay itauhid nila ang Allah. Sambahin nila ang Allah sa pamamagitan ng tauhid, tauhidul uluhiyah, kaisahan ng Allah sa mga pagsamba. Sambahin nilang Allah sa iba't ibang uri ng mga pagsamba na tanging siya lamang at wala ng iba. At itauhid nilang Allah sa tauhidur rububiyah, ifradullahi bi af'alihi. No? Kilalanin nila at paniwalaan ng Allah ang siyang nag-iisa sa kanyang mga ginagawa. Kabilang sa mga gawain ng Allah, ang pagbibigay buhay, ang pagbawi ng buhay, ang pagbibigay sustento, ang pagbibigay ng biyaya at pabor, ang pagkontrol sa lahat ng mga ginagawa ng lahat ng mga nilikha, at yung kanilang hindi paggalaw, alam ng Allah at kinokontrol niya. Subhanallah. Iilan lamang yan sa mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Bawat araw, ang Allah ay nasa iba't ibang mga gawain. Allahu Akbar. Tauhidul rububiyah. At itauhid nilang Allah sa tauhidul asma wa sifat. No? Maniwala sila at panindigan nila at patutuhanan nila na ang Allah ay nag-iisa. Walang katulad, walang katambal, walang kahalintulad, walang kapareha sa kanyang mga pangalan at mga matataas na mga katangian. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. No, iwanan mo yung mga tao na nag-ilhad, pinawalang bisa nila o inilihis nila yung mga pangalan at mga katangian ng Allah at binibigyan nila ito ng mga pakahulugan o pinapakahulugan nila ito ng mga kahulugang hindi naman tinutukoy ng Allah. Kaya nga, ang Ahlus Sunnah wa Jama'a, pagkatapos nating paniwalaan ng Allah sa Tauhidul Uluhiyah at Tauhidul Rububiyah, sa Tauhidul Asma' wa Sifat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ng Allah. Bima na ano? Wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Sa kung paano inilarawan ng Allah yung kanyang mismong sarili sa kanyang aklat na Quran. Wa bima wasafa bihi rasuluhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. At kung paano siya inilarawan ng kanyang sugo sa kanyang sunnah.